to my channel. For today's video, gagawa ako ng Polaroid. Tada! Nagkakat pa ako ng watercolor paper. So, ngayon, kaya nakita nyo na ang kalat-kalat ng mga gamit ko. Yung iba nakakarton pa. Kasi nilipat ko yan dito sa bahay ng magulang ng boyfriend ko, gawa na ipapagawa nga namin tong kwarto. So, nag-stay kami dito kasi gawa nung dito malapit yung trabaho niya. So, ayun lang. So, ito yung nagkakata ko. Ayan. Hi, guys! Hindi na nakapagsalita. De, joke lang. Ngayon kasi, gawa ko ng mini Polaroid ko. Kasi, sa binibenta namin chicken wings, freebies yun. Kaya guys, kung gusto nyo bumili, PM nyo lang ako sa Facebook account ko. Yun. So, ngayon, ayan, sabi ko kanina, nagkakat ako ng watercolor paper. Tapos, ipapakita ko yung dati kong gawa na watercolor painting na Polaroid. So, ito yan. Ayan yan. Ito is June 8, 2020 pa siya. Itong dalawang yan. Sabi ko kasi yung ginawa. So, ito, August 16. Kukopyahin ko lang din ito bilang duplicate. Siyempre, ayoko naman ito yung bigay ko. Siyempre, remembrance to ito yung una. Sorry na po ito yung sinasabi ko. Snapchat kasi yung gamit ko. Kasi nga, full storage na ako, eh, diba, sa Snapchat. Nasa app lang yung mga video. Kaya, yun yung ginagamit ko para hindi masyado makonsume yung memory ng cellphone ko. Kasi, wala naman ako memory card. So, ayun yan. Tulad nga ng sabi ko kanina, mas okay yung gumawa ko ng bago nito. Kasi, dun ko rin makikita kung nag-improve yung pagpapainting ko, diba? So, tara, simulan na natin. Yun guys, parang probinsya. Pag ganito lang. Okay, mag-start na tayo. Dito nag-sketch na ako. Then, tinanggal ko din yung filter para makita niyo natural color nung gagamitin kong watercolor. Then, dito naglagay na ako ng masking tape. I mean, masking tape. Hindi tape. Tape. Anyways, ito, naglagay ako ng tubig. So, ang gagamitin ko technique dito is wet on wet technique. Yan, naglagay ako ng blue. Then, kalat lang natin. Then, sa baba naglagay ako ng pink. Then, blend lang. Then, patuyuin natin muna yung kabila. Then, dun muna tayo sa pangalawang side. Then, naglagay din ako ng light blue. Naglagay ako ng dark blue. Then, dark blue lang din ulit. Tapos, kalat lang din natin. Then, naglagay ako ng Prussian. Tapos, blend lang din natin siya pababa. Nagdagdag ako ng light blue sa bandang ibaba. Tapos, then, blend ulit natin. Dito sa kabila, maglalagay lang din ako ng blue. Tapos, sa bandang gitna, maglalagay ako ng wisteria. Wisteria yung pangalan dito sa Sunny Watercolor. Then, dadagdagan ko lang din ng blue yung taas. Then, dagdag ulit ng pink.
Then, gagawa ko dito ng cloud na ang color is hot pink. Dito, need natin ng brush na malinis. Then, may tubig lang siya. Tapos, i-brush-brush mo lang siya sa mga side na kailangan mong lagyan ng clouds or gusto mo maging mukhang clouds. Then, guys, advisable din gumamit ng tissue. Tapos, maglalagay na ako ng clouds na ang color is vermilion. Guys, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng upload ko. Okay? Para sa shadow ng cloud, maglagay lang tayo ng blue. Then, sa may bandang baba, maglagay tayo ng vermilion pero watery siya para hindi masyadong matapag yung kulay. Then, dito yung cloud na ginagawa ko, ang color is wisteria ulit. Lagay lang ulit tayo ng shadow dito sa cloud. Lagyan natin ng light blue and blue para magkaroon ng buhay kahit konti ang cloud natin. Then, gawin din natin yun sa kabila. Guys, itong mga ganitong painting, pwedeng-pwede ito sa mga nagsisimula talaga. I mean, nagpa-practice kang mga watercolor painting. Dito yung in-sketch ko kanina. Ina-highlight ko na siya ng matawag sa ballpen na to. Art line na 0.3. Para makatipid tayo, dahil ang art line na ballpen ay hindi mura. Kahit pwede naman kayo bumili ng marker, tapos ayun na lang yung pang shade nyo sa mga part na block. Then ayun, dun ginagawa ko lang din sa kabila yung ginawa ko dun sa una. Na-highlight ko na yung mga sketch ko kanina. Katulad ng kanina din, ang pinashade ko yung marker. Kasi, tinry ko na ipang-shade yung watercolor na color black. Hindi siya nagiging maayos para sa akin. Kasi, may mga part na hindi pantay yung kulay. Ganun. Kaya, gumamit na lang ako ng marker. Tip ko na lang din yun para sa inyo, para mas tipid din. Kasi pag once na ganito yung ginagawa natin na painting na may black, magasto siya sa black na color. Mauubos agad yung black nyo. Kaya tip ko, bumili kayo ng ganito. Ito yung gamitin nyo para sa mga nagsisimula pa lang. Dito, need natin ang liner brush na 0.2. Kasi, yung kukulayan natin dito is maliit lang, pang details lang siya. Ang color dito, orange and yellow. I-mix lang natin sila sa isa't isa. Sorry po dun sa maingi na aso. Sa kapitbahay po namin yan. Kaya nag-voice over ako kasi kahapon, ginagawa ko itong painting, hindi ako makapagsalita kasi nga maingay din. Kaya nag-voice over ako, kaso maingay din yung aso dito sa kapitbahay namin. So wala na akong magagawa, kailangan ko itong ituloy ito kasi kailangan ko na mag-upload. So ito, ito, yung ginagawa ko naman dito is tree. Ito ay coconut tree yan. Thank you guys. Hirap pa rin ako magsalita. Nakailang take na ako. Okay, magtatagalog na lang ako. Salamat po sa panonood nyo. Sana na-enjoy kayo at may natutunan kayo sa mga pinagagawa dito.
Thank you, guys.